patuloy nating hinihiling sa COMELEC na magpaliwanag sa susunod-sunod na aberya, sa botohan at bilangan na naging sanhi ng pangamba at pagdududa ng ilan sa resulta ng halalan. Hindi dapat mangyari ulit ang ganitong palakad sa halalan. Sa ngayon, may 7% pang o 6% pa ng mga boto o kulang-kulang mga 3 hanggang 4 na milyong boto na hindi pa nabibilang. Ihintay natin ang huling resulta at mananatiling nakabantay. Baka sakaling sa nasabing nalalabing 7 o 6% ay maipapanalo pa ng isa o dalawa nating mga kandidato ang kanilang kandidatura. Mananatili tayong mapagbantay hanggang sa dulo. Sa ating mga taga-suporta na nagtatanong saan tayo patutungo matapos ang halalan, ang ating sagot ay maliwanag pa sa sikat ng araw. Hindi matatapos sa araw ng halalan ang mga usapin ng ating ipinaglaban nitong kampanya at mula pa noon. Tulad ng panghihimasok ng China sa ating teritoryo at sa ating ekonomiya, ang extrajudicial killings at araw-araw na patayan habang wala namang nahuhuli o kinukulong na opisyal ng gobyerno at mga drug lord sa pagpapalusot ng tune-tuneladang shabu sa customs. Ang kawalan ng sapat na kita, sahod at trabaho para sa ating mga kababayan at marami pang mga gut issues na nakakaapekto sa buhay ni Juan at Juana de la Cruz. Dahil dito, kinakailangan nating palakasin pa ang ating hanay, tibayin pa ang ating dibdib at tapang upang harapin ang darating pang mga pagsubok. Hindi tayo tumaya at lumaban sa halalan na ito dahil sa katiyakan ng tagumpay. Kung tagumpay lang ang layunin, eh dapat luminya na lamang kami sa administrasyon at isinantabi ang aming paninindigan tulad na lang ng ginawa ng maraming mga ibang politiko na lumipat sa administrasyon noong 2016. Tumaya tayo at kumilos hindi dahil sa katiyakan ng panalo, kundi dahil sa katiyakan ng ating paniniwala at paninindigan. Kaya anuman ang maging resulta ng halalan, tuloy pa rin ang pagsulong ng ating paniniwala at ng ating paninindigan. Tuloy pa rin ang laban para sa katarungan, para sa kasarinlan, para sa mas maunlad na bukas, para sa ating mga kababayan. Samantala, hanggang matapos ang bilangan, mananatili tayong nagbabantay, hihintayin ang paliwanag ng COMELEC hanggang sa huling pagbilang ng mga boto. Salamat.